Napag-usapan natin ang pagkatapos ng meeting at ang pagbalik ng mga Demon Lords sa kanikanilang territories, pero hindi agad bumalik itong si Leon Cromwell. Dumaan muna siya kina Elmesha. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. Napag-usapan nila Elmesha ang patungkol sa pagtalo ni Rimuru sa may Eastern Empire at ang activities ng mga Demon Primordials na ini-awaken nga ni Rimuru itong mga demons na ito, pati na rin ang nangyari kina Yuki Kagurazaka. Inikwento rin nitong si Leon Cromwell ang patungkol naman sa pagpapakita ni Velgrind at ang pag-takeover ng kalaban kay Veldora. Pero kahit na dalawang True Dragons ka daw ito, eh tinalo pa rin sila nitong si Rimuru. Hindi makapaniwala itong si Elmesha dito, then binigyan din ni Leon itong si Elmesha ng mga info patungkol naman sa kanilang naging Walpurgis. Alam naman ni Elmesha na malakas itong si Rimuru, pero hindi niya in-expect na ganito pala kalakas ito. Naisip ni Elmesha na mukhang mas malakas daw pala ito sa kanyang nanay na si Sylvia, kaya hindi na daw nakakapagtaka kung paano napaamo nito ang mga primordial demons. Then idiniscuss rin ni Leon ang patungkol naman sa pag-takeover nitong si Michael kay Rudra. Sa pagkikwento ni Leon, ay may napansin itong si Elmesha dito na mukhang mataas daw ang tiwala nito sa demon lord na si Rimuru, kasi normally ay skeptical talaga itong si Leon Cromwell. Hindi siya mabilis na napapaniwala sa mga kwento. Usually, ay pagdududahan niya itong mga kwento na ito. Pero nung si Rimuru ang nagkwento sa kanila, ay naniwala agad siya. Kahit na napaka-absurd pa nitong mga kwento na ito. At hindi talaga kapani-paniwala kung hindi mo ito personally na nakita. Sabi kasi ni Leon, trustworthy naman daw talaga itong si Rimuru. Hindi daw ito ang tipo ng tao na magsisinungaling para lang maitaas ang kanyang sarili. Actually, kabaliktaran pa nga daw ito. Magsisinungaling lang ito para hindi ma-expose ang tunay na strength niya. Samang-ayon naman dito itong si Elmesha. Balak daw ni Elmesha na kausapin rin itong si Rimuru once na may pagkakataon na siya. Na-relieved itong si Elmesha nung narinig niya kay Leon Cromwell na nabawi na nila itong si Veldora at naging friendly na itong si Velgrind sa kanilang forces. Sabi ni Leon Cromwell, nakakamangha daw talaga ito. Hindi niya daw alam kung bakit even after labanan si Veldora at Velgrind, buhay pa rin itong si Rimuru. Kung siya daw kasi ang nandito, kay Velgrind pa lang ay hindi na siya mananalo. Kung si Crimson daw siguro ang tumapat sa dalawang True Dragons, maintindihan pa niya. Pero si Rimuru nga ang lumaban sa dalawang True Dragons na ito. Sa pangyayari na ito, kinailangan nila na i-reevaluate ang pagtingin nila kay Rimuru dahil sobrang lakas pala nitong Slime Demon Lord na ito. Sinabi rin ni Leon na hindi niya nga daw kayang talunin kahit yung parallel existence lang nitong si Velgrind, lalo na daw kung itong si Velgrind mismo. Nagreply naman dito itong si Elmesha na maging siya daw hindi rin kayang manalo kahit na sa parallel existence lamang. Kaya huwag daw manghina ang loob nitong si Leon Cromwell. Malakas daw kasi talaga itong Scorched Dragon at hindi naman daw talaga nakakababa kung hindi mo dito kayang manalo. Pumunta pala itong si Leon Cromwell dito para tanungin itong si Elmesha kung meron ba siyang connection sa may master niya. Gusto palang kausapin itong si Leon itong si Sylvia patungkol ito dun sa Purity King Metatron niya, dahil alam ni Leon Cromwell na vulnerable siya ng dahil dito. Kaya as soon as possible, dapat niyang maiayos itong issue na ito habang hindi pa aware itong si Lafeldway na siya ay isang user ng Angelic Series skill. Kaya pumunta si Leon Cromwell dito para manghingi ng tulong kay Elmesha para hanapin ang kanyang master na si Sylvia. Gagamitin ni Leon ang influence ni Elmesha para mas mabilis ito na ma-locate. Pero ang problema ay mahirap talagang hanapin itong si Sylvia kasi magaling siyang magtago at siya kasi ay free-spirited na individual. Pupunta siya sa kung saan niya magustuhan. Itong si Sylvia ang strongest force ng Sarion. Siya ang hidden trump card nitong si Elmesha. Pero ngayon nga wala siya dito at kahit na i-dispatch daw nitong si Elmesha ang 13-seated magus leader niya para hanapin ito, hindi pa rin daw siya sure kung may i-locate nila siya. Regularly naman na bumibisita itong si Sylvia kay Elmesha, pero once a year lang ang pagbisita niya dito at masyadong matatagalan kung ihintayin niya itong pagbisita na ito. Kaya sabi ni Elmesha, gagawin niya daw ang kanya makakaya, pero in the worst case scenario daw at least 6 months ang magiging paghihintay niya. Kaya nagreply itong si Leon Cromwell na okay lang naman daw. Then nagpasalamat siya kay Elmesha. Itong si Leon Cromwell pala para niyang
younger brother, kaya hindi niya tinatanggihan kapag nagre-request ito sa kanya. Then after ng usapan nila, eh umalis na itong si Leon Cromwell dito. Babalik na siya sa kanyang sariling nation. Kaya naiwan na uling mag-isa dito itong si Almesha. Inisamo niya na agad ang kanyang mga royal guards at ini-order niya sa mga ito ang emergency call kay Sylvia para makapagsimula na agad ang paghahanap nila. Identical daw itong si Almesha at si Sylvia, which is hindi naman nakakapagtaka kasi magkina naman kasi silang dalawa. At dito ay meron silang nagagawang sekretong bagay at ito ay ang pagpapalitan minsan. Minsan ay si Sylvia ang tumatayong emperor ng Sorcerer's Dynasty of Sarion at walang nakakapansin nitong palitan nila na ito, pero minsan lang yon dahil itong si Sylvia nga ay laging pag-alagala at tumuuwi lang siya dito kapag talagang kinakailangan. Isa itong panahon na ito kung kailan ay dapat talagang umuwi siya dahil sabi ni Almesha ay big deal daw itong mga nangyari kasi maging si Crimson daw ay willing na i-escort si Leon sa may Eldorado. Ito daw ang kauna-unahang beses na nasaksihan niya ito. Nagpapakita ito kung gaano kakritikal ang kanilang kondisyon. At dito na natatapos ang interlude ng volume 18. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.